Kung namomblema ka dahil hindi nag-tech ang iyong audio interface, so, halika, pag-usapan natin kaibigan. Magandang araw mga kaibigan. Ano? So welcome po sa Aris Official. Dito na naman tayo sa ating another episode. No? So ito yung pag-uusapan natin, ang ating audio interface. Yung problema ng ating audio interface, bakit nga ba hindi siya napagana ng ating laptop? Bago natin pag-usapan ang topic na yan, nagpapasalamat po ako sa inyo sa palaging panonood. And of course, kung nagustuhan ninyo ang topic ngayon, don't forget to hit the like at pakisubscribe na rin para makatulong. Pakisubscribe na rin kaibigan para at least updated ka sa lahat ng ating uploads. Back to our topic. Let's talk about this Xtuga no, sa, para hindi na tayo lalayo ng topic natin. So ito yung Xtuga, ito yung gamit natin ngayon. And pagkabili mo nito, of course, meron siyang tinatawag na cable. Nung pagkabili ko nito, trinay ko kaagad sa laptop natin. But sad to say, it didn't work. So ginawa ko is trinay ko siya, itong cable na to, sa isang printer. Ito siya. Ito yung printer nito. And nag-try po akong mag-print. However, hindi po siya nagana. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-problema, itong cable ng Xtuga natin. At probably, ito rin yung problema ng ibang audio interface na ginamit ninyo guys. Katulad ng Q2425 Rewarl audio interface. So, bago ito sa aking paningin. Ano? But, nakita ko lang to dahil nga, again, merong nag-comment sa video natin tungkol sa bakit ayaw daw na mag-connect or ayaw gumana ang kanyang audio interface itong Rewarl. Kaya gumawa po ako ng video para dito. Para at least siguro makatulong sa inyo kung baka nga ito yung problema din sa audio interface ninyo. Okay, so try na natin i-connect dito sa ating laptop ang ating audio interface gamit ang cable na to. Okay, so ito na yung ating audio interface guys. Tapos ito yung cable. Isasaksak natin sa laptop natin. Okay, okay na siya. Then itong isa is sa ating laptop. Okay, so as you can see guys, meron na siyang light indicator, meron na siyang supply na power. So nandito na tayo sa laptop. The first thing to do is right click natin itong speakers icon, open sound settings, tapos puntahan natin itong sound control panel. Okay, so dito sa sound control panel, sa playback, hahanapin natin yung Xtuga. HD2 yung nakalagay niya. Sa playback, wala siyang nakalagay na Xtuga or HD2 man lang. Wala. Dito naman sa recording, wala ding nakalagay na HD2. So, ibig sabihin, hindi natatanggap ng or hindi nababasa ng ating laptop ang ating Xtuga. Papalitan natin ng cable. So, ito yung ipapalit natin ng cable ng printer natin. Okay, tatanggalin natin to. Tapos, ito yung ipapalit natin. Okay, so nandito na tayo sa ating laptop, sa desktop. Okay, so puntahan natin itong speakers icon, then open sound settings. Dito tayo sa sound control panel. Puntahan natin yung playback. Sa playback, hanapin natin yung Xtuga headphones. So naka-check po siya dito. And dito sa recording, meron na ring Xtuga mic. Okay, so ibig sabihin is na babasa yung ating audio interface guys sa ating laptop. Ngayon, to confirm na talagang nababasa siya, gagamitin natin itong Adobe Audition para ma-check natin or makapag-record tayo ng audio gamit ang interface na to. So nandito na tayo sa dashboard ng Adobe Audition para mabasa yung ating microphone. Punta tayo sa edit, preferences, tapos audio hardware. Pagkatapos ng audio hardware, dito tayo sa default input. Hanapin natin yung Xtuga mic, HD2 or HD2. Then dito sa output naman, pwede ring headphones ng Xtuga ang gagamitin natin or kayo nang bahala. Then click OK. Hello mic testing, mic check. This is the Xtuga E22 audio interface connecting to our laptop at na-setup natin dito sa ating Adobe Audition recording software. So yan nga kaibigan, no? So thank you so much sa panonood. Sana ay nakatulong ang video na to sa simpleng problema mo. Happy recording everyone!